ito'y natutuwa ako sa post na ito. O, pakita natin, partner. I-100% po na muna. Galing ito kay Jack Reacher. Jack Reacher. Babae ba siya? Ang litrato niya, babae. Na? Okay. From Pinoy Electricians and Electrical Engineer. Yan ang pangalan ng groups na yan. Baguhan, newbie, sabi niya. Newbie pa lang, mga lodi. Okay. Ano pa kulang? Any suggestion? Thanks. Ano pa raw ang kulang? So, nag-post siya ng tester. Okay. Tapos, dalawa pa tayong tester. Ano? Yun, kaliwa, tsaka sa kanan. No, may clamp ammeter pa siya, no? Okay. May electrician knife, may cutter, may mga long nose, side cutting plier, no? Diagonal pliers, long nose plus minus. Yung meron pa siyang ano, yung pantanggal ng ano, di ba? Ng insulation, no? Yung electrician's knife nga. Okay? So, nagtatanong siya, no? Si ano? Sige nga, tanungin nga natin si Sir Alan. Sir Alan, palagay mo, ikaw ang tatanungin, anong kulang dyan? Tinatanong niya lang naman, ano pa ang kulang dyan sa kanyang mga gamit? Kasi baguhan lang daw siyang electrician. Nakanote, pwede no? Pwede na po yan. Ano po? Pwede na po yan. Pwede na yan. Okay. Kasi bago siya electrician. Okay. Sige. Alan, salamat sa'yo sa iyong opinion. Kumbaga, pag nakita mo sa YouTube, ang daming comment yan eh. Daan eh. Ang dami. Pati ako nakisaw-saw dyan eh. So, siguro kung nanonood lang yung mga nagtatanong sa Facebook, matutuwa sila sa aking kasagutan. Ano, Sir Alan? Tama ba? How would you feel na may isang electrical engineer na nagsasagot ng iyong katanungan? Huh? In a different way. Okay. Sige. Si Sir, ano? Kawer Pang Henry. Ano ba ang kulang dyan sa tingin mo? Sa iyong experience? Bago ko ibigay ang aking kasagutan. Newbie siyang electrician. Tingin mo, Sir, ano ang kulang pa dyan? Kawer Pang Henry, ano pang kulang dyan? Lalagyan, sir. Lalagyan, ah, yung electrician holster, no? Tama ba? Holster. Tawag doon, ano? Oo, tama, oo. Pwede mong ilagay yon sa comment. Yan, I agree. O, si ano naman? Mark Anthony, tingin mo, ano ang kulang dyan? Sa akin po, ano, experience. Kulang ng experience. Kaya nga, given na nga, newbie ka talaga. Natawa ako sa sagot mo. Given na nga, newbie siya. Oh. De, given eh, di ba? Huwag mo siyang hanapan na experience. De, sa tawagin natin niya. Sabi po, holster po, holster. Holster, oh, yung sagot ko. Sige, salamat, Mark. Oh, si Felipe, ano sagot mo dyan? Anong kulang pa dyan? Electrical tip, sir. Wala siyang electrical tip. Oo, ano, tama rin. Di ba? Siyempre, ilalagay mo yun eh. Ililista mo yun eh. No? Hindi teflon, ha? Sa gripo yun. Okay. Si ano, sino pa hindi natin natawag? Sunny ba yun? Sunny? Sunny Boy. Sunny Boy, ikaw ba electrical engineering or technology or electrician or engineer na? Ano na? Ano daw siya? Electrician po. Ah, electrician ka. O, ano? Ayun, tama. Electrician ka na pala. Gano'ng katagal ka ng electrician? Sunny Boy? 6 years, sir. Oh, RME ka na ba? Hindi pa, sir. Bali, mag-exam sa ako ngayon. Sige, ha. Baka gusto mo mag-review sa amin, Sunny Boy, ha. Baka po pwede sa powerhouse ka na mag-review, ha. Sa MPH. Sir, nag-apply po ako ng scholarship na niyo. Ah, ganun ba? Sige, check natin, ha. Basta, yung gaya ng nabanggit namin, yung tatlo kasi yung nag-oo kami, initial, meron na kagad silang approved na 50% scholarship, no?
Kasi yun po muna ang initial sa scholarship na binibigay namin. Then meron pa po tayong, wala po kayong babayaran doon, no? Ibig sabihin, review course na po yun. No? Okay. Sige, tingnan natin. Sunny boy, ha? Okay. Sige. So, tingin mo ano ang kulang dyan bilang isang 6-year na electrician? Wala siyang mga, ano, sir, mga pang-sinsil. Pang-chipping work, no? Tama, kailangan ng electrician yon, yung mga pang-sinsil. Okay. Lahat na ba natawag na natin? Si Sir Jonel. Kawer pang Jonel, ano po ang kulang dyan? Gloves yan. Yata, sir, yung electric gloves, yung gloves niya. Ah, gloves. Tama din. Tama din. Walang mali sa mga sagot nyo. Tama lahat yon. Sino pa? Santiago? Alonso? Can I hear from you, Mr. Alonso? Meron pala. Hindi ka ba pwedeng magbukas ng iyong camera? Ayun, nakakapag... Yun. Okay. O, sige, Mr. Alonso. Ikaw ba electrician o engineering? What? Engineering student po, sir. Ah, engineering student. Pero may experience ka sa pagiging electrician? RME po, sir. Ah, RME ka na pala. Okay. O, sige, bilang isang RME, ano ang kulang dyan? PPE, sir. Ano daw? PPE. Mga gamit sa pang PPE. Ah, PPE. Oo, personal protective equipment. Tama? Sir. PPE. Okay, pang-COVID, di ba? Oo, mahalaga ngayon yan, lalo na. Hindi lang pwede, hindi lang mga doktor yan, ha? O, hindi lang, siyempre. Yung aking kaibigan, isang electronic technician dyan sa isang public hospital, eh, no? Pati sila, naka-PPE. No? Sa lahat na nagtatrabaho sa ospital, no? Kahit kahera dyan, dapat naka-PPE dyan. Okay, sige. So, salamat. No? Gusto nyo bang malaman kung ano sagot ko dyan? Ikaw, Mark Anthony, gusto bang malaman kung ano yung sinagot? Actually, sinagot ko yan. Gusto ba bang malaman kung ano sinagot ko dyan? Sige po. Tama naman lahat yung sagot nyo eh. Kaya lagay ito sagot ko. Katuwaan lang, no? Ito po ang aking kasagutan dyan. Sabi niya kasi newbie siya, di ba? Pakita mo ulit, partner. Ayan, baguhan. Unang-una nga niya sinabi yun, no? Baguhan, newbie pa lang, mga lodi. Ano po kulang? Any suggestion? Ano kulang? Okay. Ganito po. Ang sagot ko, alam mo kung... Ayan, ginagamit mo pang-actual mo yan. No question. Pang-actual mo yan eh. No? Ito yung actual experience. Samahan mo nito. Many electrician would say, or many people, not only electrician. No? Nakita ba nila yung sinulat ko dito? Many electrician or any people would say, actually, sinagot ko na yung tanong na to eh. Kaya lang, para sa mga hindi nakarinig ng sagot ko na yon, para sa akin, mali yun eh. Experience is the best teacher. Dali, baka tirahin tayo sa Facebook, partner ah. Pero sana po ay meron pa pong mga viewers tayo sa Facebook. Sana po pakikompleto nyo lang po yung aking kasagutan, mga kawerpa, ha? Okay. I don't believe experience is the best teacher. That's wrong for me. That's wrong. Experience is the best teacher. Mali yun. Pag nag-e-exam ka ba sa school, Sir Alan, oh, si Sir Henry na lang, si Sir Henry. Okay, Sir Ala, pagsabayin mo na yung dalawa. Pagka ba, di ba sa school, no? Pagka ba nag-e-exam tayo, pag ang sagot mo ba ay kulang,
Sine-check ba yun ng teacher nyo? May kulang ka sa sagot mo eh. Consider ba na tama sa teacher mo yun? Tawa na sa every. Ha? Hindi po, sir. Hindi po. Eh, kasi kulang eh, di ba? Kulang yung sagot mo eh. Diba? What are the two rules in PEC? Diba? O, yung isa permissive, isa mandatory. Eh, sagot mo lang, mandatory. Kulang. O, diba? Yung ganun. Ikaw, anong view mo dyan, Sir Alan? Kawer pang Alan. Pagka ba kulang ang sagot mo, chinecheck ba ng teacher mo yon? Tama ka na rin ba? Pinauwi. Grabe na ng teacher mo, pinapauwi ka agad. Sige, salamat ha. Iba talaga pagka kaedad mo mga kakwentuhan mo eh, no? Lalo na to si Sir Henry. Oh. Okay ha? Oh, ganito mga kawerpa ha. Baka mapagkamalian ninyo ako eh. Kasi sinulat ko lang dito, pakita mo yung board, partner. Sa, tinatanong niya kasi kung ano kulang eh. Ibig sabihin, given na yun, may mga tools siya, eh kulang na lang. Ito kulang. No? For me, this is the best. Walang tatalo dito. Ayan na yun. Pinakita mo ako ng mga tools mo, mag-e-electrician ka, mag-e-experience ka bilang electrician. O sabi mo pa, maging electrical engineer. Hindi porket electrical engineer, puro libro lang hawak natin. Hindi. Dapat meron din tayong mga basic tools ng mga electrician. Sariling tester. Asan na yung tester ko dyan? Nabakal yata. Kuhanin mo, partner, para mapatunayan. Meron akong toolbox sa bahay dito. No? Andiyan ba yung tester ko? Ayan. Dalawa nga ito. Nawala. Original ito. 2 plus ang bili ko. 2,000 plus. Sunwa ito ha. Hindi ito Sunwa. Pakita mo, partner. Kita nyo ha. Marami ako nakitang brand nito. Pero ganitong-ganito ang itsura. Ito po'y Sunwa. Ayan. Ha? Original yan. Sunwa. Meron, may nakita ko. Sunwa. S-U. Hindi Sunwa. Ito, Sunwa. Meron ito, Sunwa. May nakita rin akong, ano, Sanuo. Pero ganitong-ganitong itsura. Sanuo. No? Meron naman, ano, Sanuo yung isa. Yung isa, Sumwo. Sumwo. Yun, 200 plus na lang po yung mga ganon. Pero ito po, 2,000 mahigit. May dalawa akong ganito, hindi ko makita yung isa. No? Ito pinaka-stethoscope ng mga electrical technician, electrician, engineer. No? Hindi porket engineer tayo, puro ang hawak natin puro calculator at ball pen. No? Hindi. No? So, wag niyo po ako mapagkamalian mga kawerpa. No? Okay, tama 'yung sabi ni Sir Alan, eh. Pwede na 'yan, sir. 'Di ba? Mag-electrician na siya. Pero tandaan po ninyo, whether you are electricians, you are engineer, lalo na, huwag makakalimot. Lagi yan. Dapat meron kayong electrical book. Electrical books plus PEC. O kung anumang standard ang gamit ninyo. Siyempre, depende. Kung napunta ka sa ibang bansa, ang gamit mo na, ano eh. IEC, IEEE standard, di ba? Di ba? Meron pa nga yung mga NFPA standard, no? Depende yan sa kliyente mo eh. Di ba? Ano yung project mo? Dito, walang tatalo dito. For me, experience alone is not the best teacher. I disagree. 100% disagree. Experience is the best teacher. I'm sorry to say this. As an electrical engineer, no? Bilang isang inhinyero, para sa akin, mali po yung experience is the best teacher. Experience alone is the best teacher. Huh? For me, this is the best teacher. Experience, samahan mo ng mga electrical books, at, ay nako, hindi ka matatalo. Kasi ang mga libro o ang code, especially the book, yung mga theoretical side na yan, this will answer the question how.
How? Sir, bakit ba yung ano, yung pag gumamit kami ng power, high power factor balas ay bumababa yung gamit sa kuryente? Sagot ng electrician. Experience na namin yan. Basta pag bumababa kuryente. Di nga sir, bakit nga? Yung batang electrician. Basta experience ko yan. No? Pwede ba yung ganun? Karanasan ko na yan eh. Basta pag bumili niyan, ang balas na yan, high power factor balas, mas mababa ang kuryente niyan. Sure yan. Di ba? Eh, itong batang electrician, hindi kagad, ganun ba yun? Basta, sir, bakit ba yung ano, yung tubo, yung RSC pipe natin, miinit siya, sir? Miinit siya? Ba't kaya, sir, umiinit yun? No? Ah, kasi tagal lang gamit yan. Sa tagal ng gamit, three-phase yan, lalo na three-phase, di ba? Oh, sir, sabi ng batang electrician. Sa katagal ng gamit yan, pag matagal ng gamit yan, iinit talaga yan. Experience na namin yan eh. Sasabihin na lang nung batang electrician o engineer, sabihin mo pa. Ah, oo, sige, experience pala. Para ba pagka sumagot ng ganon, period na yun eh. Para bang ano, yung makasagot lang, para bang, well, tatamimi ka na lang. Parang hindi yun yung hinahanap kong sagot. Isip-isip tuloy nung batang nagtatanong, no? Kasi pag sinabi, basta experience ko na yan, eh. Di ba? Maaaring may mga tanong, pwedeng sagot yun. Pero, tingnan mo muna, depende sa tanong. High power factor balas, yun ang tanong ng unang tanong ng electrician. Ang sagot mo, experience ko na yan. Bakit nga, sir? Basta! Lalo na pagka ginamita ka na ng basta. No? Ah, pero kung alam mo ang teorya, ang prinsipyo, lalo't samahan mo pa ng standard, ay. Ah, kasi pag kaya mas mababa yan sa kuryente kasi may capacitor yan, yung high power factor balas. Ang capacitor kasi reactive power generator. Yung kinukuha kasi nating power kay Meralco ay volt ampere. Pag sinabing volt ampere, may kilowatt na yan, may bar ba yan? No? Meron pang volt ampere reactive. Kinukuha natin kay Meralco yun. Pero may kapasitor yan. Si kapasitor, nagsusupply na nung isa pang power. Mano masabihin sana nung ganun nung ano eh, di ba? Nung experienceado eh. Bakit? Saan galing yun? Sa standard, sa libro. At hindi lang isang book galing yun. Galing yun sa maraming libro ng electrical. Kaya importante ito. But umiinit yung tubo? Ah, kasi sa tagalan. Pag matagal na yan, experience na namin yan. Nakarinig ba kayo ng ganun na sagot? Karanasan na namin yan eh. Yan na yun. Ano bang sagot mo pa na gusto mo pang marinig? Eh, alam mo, kaya yun umiinit yung tubo kasi yung tubo mo ang ganyan. Paano ka ba magkabit? Ha? Meron kang dalawang set. Ha? A, B, C. Dito. Halimbawa, meron ka ditong dalawang A. Pakita natin, ha? Iibahin ko kulay, mga ka-wear pa. Additional info na lang to sa inyo. Oh. A yan, yung pula. Ito, B. Hindi natin. Team. Ito. C. Kaya pala umiinit kasi ARS ito. Kinabit mo dito, dalawang A. Dito, dalawang B. Dito, dalawang C. Iinit talaga tubo pag ganyan ang style mo. Mabilis uminit ang tubo. Hindi yan ginagawa. Kung may gumawa ng ganyan, mali yun. No?
Pero merong nga gumawa ng ganyan eh, nagkamali. Sagot ng boss ko, mali gawa ng ano, nung contractor. Kung two sets na three phase yan, kasi di ba, phase A ito. Oh, ito, phase B. Oh, ito, phase C. Di yung ginagawa, tubo to. Mali yan. That is absolutely wrong. Mali ito. Mali yan. Anong tama, sir? Ito ang tama. Kita natin. Kaya umiinit kasi ganyan ang ginawa. E kung sabihin nung batang electrician, hindi sir, kagagawa pa lang nung project, umiinit kagad eh. Tapos sabihin mo, katagalan. E kagagawa pa lang eh. Bago pa lang yung building. Oh. Ganun pa rin ang given. Dalawang A. Dalawang B. Saka dalawang C. No? Saka dalawang C. Meron nga pala akong magandang librong na gamit dyan eh. Nandun yung kasagutan eh. No? Sige. Pag that two sets, pag sinabing sets, two sets, dalawang tubo. Pag sinabing three sets, tatlong tubo. Four sets, apat na tubo. Yun yan. Magkakabit ka dito, phase A, phase B, yan, phase C. Yan. Yung isang tubo, phase A, phase B, phase C. Sa madaling salita, ang laman ng isang tubo ay A, B, C, A, B, C. Yan ang tama. Na? Ang tanong ng electrician, bakit umiinit to? Basta, experience na namin yan. Bago ba? Bago? Bago ba? Ah, opo sir, bago yung building. Ah, malamang ang ginawa dyan, sa isang tubo, ilang set ba? Two sets lang naman po. Ah, dalawang A, dalawang B, dalawang C. Ah, tama yung sagot ng electrician na matanda. No? O kaya engineer, tama yung sagot niya. Kaya lang, hanggang dun lang yung sagot niya. Iinit talaga yan. Dalawang A, dalawang B, dalawang C. Uminit. Bakit uminit? Basta, experience ko na yan eh. Alam ba ninyo may paliwanag din yan? Nasa mga libro ang paliwanag niya. Wide reader ka lang, makikita mo sagot. No? Nakita ko po ang paliwanag niyan kay Charles Siskind. Ha? One of the best book na ginamit ko. Anak, kuhanin mo yon. Yung libro na yon. Ito po yung mga librong ire-recommend ko sa inyo. Mga ka-werpa. Ayan, yung libro na yon. Abot po ba yun? Kulay brown. Ayun, yung brown. Ayan, yun. Ayan. Sige, tawa ka na. Ito po isa sa pinakamagandang librong na gamit ko po. No? Actually, lumang libro na siya, no? Since college kami, nagagamit. Hanggang ngayon, nagagamit ko to sa pagtuturo. Napakagandang libro po nito ni Charles Siskind. Electrical Circuits by Charles Siskind, no? Meron din po itong machinery, ang ganda rin ng kanyang machinery, no? AC-DC machinery. Okay? Kung kayo yung mga bagong electrician, kagagraduate nyo lang sa technology, kahit sabi mo pa, engineering ka pa, ito mga highly recommended books ko sa inyo. Electrical Circuits by Charles Siskind. This is basic electricity. Ito po.
ito yung mga ilan sa mga gamit ko po. And even may mga lumabas po dito sa board exam, no? Ibig sabihin, isa to sa reference ng examiner natin. Ito pong libro na to, ang pinagkuhanan ko doon sa una kong tanong na sinagutan, no? Yung three-phase motor, Sir Junel, no? Ito po. Mabibili niyo po ito sa National Bookstore, Electrical Transformer, Motor Winding, Rewinding, and Troubleshooting by Feliciano C. Agpawa. Meron pa rin po nito sa National Bookstore. Makakabili po kayo nito. Wala po akong commission nito kay Agpawa, ha? So, ayan po. At ito po ang isa sa pinakamagandang libro pang nagamit ko when we were in college, no? Maganda ito sa mga ano, pati sa mga nagbabarko, maganda po itong librong to. Hindi masyadong makita. Preventive Maintenance of Electrical Equipment by Charles Hubert. You know, Charles. Tapos to, Hubert. No? As in Hubert Webb. Yan. Charles Hubert. Ang author po ng libro na ito, si Charles Hubert, ay isang instructor, professor of electrical engineering. No? Chairman, Electrical Engineering Committee, United States Merchant Marine Academy. No? Yung mga nagbabarko, ito po ang kanilang isa sa reference material. No? Maganda po ito. May mga troubleshooting. Ito may troubleshooting din, yung kay Agpawa. Ito meron din. Ito po. Hanggang ngayon, meron po at available po yan. Ayan. So, yan po yung mga ano. It's very important, no? Na dapat wag lang puro practicality, no? Dagdagan mo yon ng theoretical, ng standard, kumpleto ka na. That makes you a fulfilled electrical practitioner. Imposible po na ikaw ay magiging magaling na electrician, lalo naman engineer, if you will not be using electrical books and standards, no? Because learning is a never-ending process, no? Never-ending po yan, mga kawerta, no? So with this, I should say thank you. Salamat po sa inyong panonood, no? Sa aming pong mga viewers sa Facebook Live. Pasensya na po sa aming mga flaws, no? Marami po kaming mga flaws, mga sablay, but still at the end of the day, we may say we are the only review center doing this kind of program, no? And our advocacy is to help you guys, no? So, kung magtitiwala kayo sa amin, mag-enroll kayo sa amin, di salamat, no? Kung hindi naman, okay lang rin, no? So, at least nakatulong po kami sa inyo. Okay? So, hanggang dyan po. Salamat po sa inyong lahat, mga kawerpa. Okay? Siya nga pala, Pap.